Hi everyone, welcome back to my channel. This is Arleen Liwag ulit. Meron pala akong gagawin project ngayon. Ito. Bubutasan ko to ang recycle. Ayun na, nabutasan ko na ng konti. Para sa paglipatan ko ng kamatis. Lalakihan ko lang. Itong hawak ko ay panghinang. Lalakihan ko lang yung butas. Sobra ang laki. Ito isa, sobra ang laki. Yan lang. Mas madali kasi yung panghinang pa ibang butas kaysa yung grill. Okay, lalabas din, lalabas yung ano. Okay na yan. So, ganito lang po ako magbubutas. Grill yung, ay hindi, instead na grill, ito na lang. Panghinang, mas mabilis. Yan, umuusok. Meron kasi akong, ano, guys, ito. Yung kamatis, di ba, taba. Yung kamatis kasi tumubo na lang dito bigla. So, sana na lang. May tumubo na lang maliit. Hindi ko na, din naman namin siya tinanim. Ito yung fortune plant. Siguro dahil yung sa pagre-recycle ko palagi ng mga basura. May nasamang buto. Tapos ito, tumubo. Ang taba niya, oh. Tapos, nagpipilian ko itong dalawa. Kung saan ko, ialin ko isa, i-transfer. Unang choice ko ito. Eh kaso, mababa lang naman. So, ito na lang. Kasi laki lang naman sila ng ano, ng lalim. Ito na lang paglilipat ko. Ang ganda o, sayang naman kasi, matabaan na siya. Tapos kanina, natumba na yan, kaya tinalian na lang. Ayan. So, ang gagamitin ko rin lupa, yung recycle din na, nung na, ano na, na-decompose na ito. Ayan. Ayan yung lupa na gagamitin ko. Ito na, nakamas ako ulit kasi napakadaming bulate. Napakadaming maliliit na bulate. Baka pumunta sa bunganga ko. Mahirap na pagkain. Pagkain ko mamaya. Mahirap na dumi. Tapos wala rin akong gloves. Ubus na, sira na yung gloves ko na na goma, yung pang garden, yung pang ano, yung gloves na rubber, sira na. So, ito na lang gagamitin ko. Tapos, ngayon, ingatan ko to pag gunot dito sa ilalim. Kasi nga, ito sulingit lang. Sulingit lang siya. Ayan. Sana hindi ma, hindi ma ano, sana makuha ko lahat ng ugat. Eh, ito na, nakuha ko na siya. Ayan, nakuha ko na. Nakuha ko na yung ugat. Ito, oh. Transfer ko na lang. Ito. Ay, ako nakagloves dahil nga madaming bulate. Tsaka, baka tumalsik sa ano ko. Sa bunganga ko. Yeah.
i-garden ko ngayon. Tsaka ililipat ko rin yung bell pepper. Lipat ko yan dito sa para tumubo ng maayos kasi ang payat-payat nung bell pepper dahil nga hindi na maganda yung lupa. Meron din pala ako ito, mga bell pepper. Ilipat ko rin dito, yung isa. Tsaka, tatlo dito. Try ko lang, baka sakali mabuhay. Kasi ang payat na niya, oh. Ang payat ang pagtubo niya. Dahil nga yung lupa nito, hindi na mas lusog. So, lilipat ko siya dito, isa. Tsaka dito, tatlo. Ito yung mga, ano na to, yung buto nito, ano to, bell pepper to. Seedling to na bell pepper. Tapos yun. Tapos ulit. Kasi nga, merong mga earthworm. Wala naman earthworm dito eh. Pili na lang ako na hindi matumba. Baka sakali tumubo siya na malusog kasi madaming earthworm to. Baka survive yan. Ang payat niya. Tapos ito pala, ayoko nito, pipili ako ng matuwid. Umaloktot eh. Ito yung medyo straight. Straight siya. Ay! Mga ano, earthworm. Bagay, maghugas man ako ng kamay. Mabubuhay ito na ganito lang. Nagsama-sama na siya dyan. Kailangan talaga siyang paghiwalay. Sayang din talaga yung iba eh. So, ito na po. Yan na yung mga nalipat ko. Ito na yung mga nalipat ko na bell pepper. Tapos dito. Hintayin ko muna siya lumaki tapos ililipat ko ulit sa malaking pasok. Tsaka ito. Baka sakali kasi tumaba. Kasi ang papayat niya. Ayan na. Tapos dito, tigtatatlo bawat lane. Ayan. Kasi ang payat ng ano niya. Ang payat-payat kasi ng steel. Tsaka ito. Tapos, ito palang pasong to. Nakalagay dito. Diyan nakalagay. Tinabig ng pusa. Pusa nakatabig. Kaya ayun, nabiyak. Tapos, lipat ko na lang siya dito. Kasi, ano, matutuluyan. Matutuluyan na yung pagbiyak. Tapos, ang dami pang seedling. Ito, oh. Mahalata mo siyang payat kasi hindi natutumba siya. Ang papayat kasi, ang payat ng mga tangkay niya, yung stem niya. Tapos, pinagsama-sama ko na lang ulit dito. Baka sakaling tumubo. Tapos, ito, mga to,
no choice na lang kundi isama na lang sa recycle kasi wala namang ugat yung mga to eh. Ayan, no? Wala siyang ugat. Ayan, makikita nyo, walang ugat yung dulo niya. So, isama na lang to sa basura, recycle. Ito, wala rin ugat. Ito, isa, subukan ko. Sama ko na rin siya dito. Sayang naman. Baka sakaling tumubo, pag nakita ako ulit ng mga container, tanim ko na lang, ilipat ko siya. Ilipat ko na itong mga to. Itong mga seedling na yan. Sayang sana eh, pero wala eh. Wala naman siyang ugat kahit konti eh. Ito nga, konti lang oh. Isang piraso lang. Try ko na rin to. Try ko na rin ibaon dito. So, ito na lang. Lipat ko dito. So, ayan. Ayan ulit yung mga naggawa ko kanina. Ayan. Ayan yung mga nagawa ko. Saka ayan yung kamatis. Ito. Sana lumaki. Mahal din yan pag binili dyan sa may ano, titinda. Mahal yan. So, lalakihin ko yan. Gamit yung mga decompose na recycle ko na lupa. Katulad nito. Ito. Katulad dito makikita nyo. Eggshell. Tapos, calamansi. Yung talong. Yung mga 3 days, 2 days. 3 days ba? Na nakaraan na to. Ang kalagay lang sa likod. So, idadagdag na to sa decomposting ko. Pati itong basyo ng ano, pizza. So, yun lang guys. Sinishare ko lang sa inyo kung paano mag-gardening dito sa maliit na place na maliit na apartment. Nasa apartment lang po kami nakatira. Wala pong kalupa-lupa. Kaya ayun, gumawa na lang ako ng paraan papaano mag-gardening dito sa maliit na apartment na walang lupa. Yan. So, bye muna. Until next video, please subscribe to my channel. Hit the button below so you will get notified in every video that I've been uploading. Thank you and good luck.